Hello! Magandang Sabado sa inyong lahat! Oh, at eto na nga, ayan yung ginagawa ko. Alam nyo na kung ano. Dapat pag gumawa ka niyan, magaling ang kamay mo. At syempre, gumagana din dapat yung utak mo kasi iisipin mo mabuti yung itsura. Okay? Madali lang naman yan. Basta kung sanay na sanay ka nang humahawak niyan. Tsaka, pero trabaho lang to. Walang bastusan to, ha? At saka, syempre, yun ang kailangan. Bridal shower kasi to. Alam nyo naman, pag bridal shower, syempre, may katuwaan yan. Kaya, may ganyan talaga. Karamihan naman ng nagpapagawa sa akin ng bridal shower, ganyan talaga ang mga pinapagawa nila. Kaya, nasanay na din ako sa paggawa niyan. Sa paggawa naman ng fondant, para sa cake, dapat talaga, artistic ka din. Kailangan magaling din kasi talaga yung kamay mo. Ako naman dyan lang naman magaling eh. Pero sa paggawa ng ibang fondant na kagaya ng mga mangkita o hindi pa ako ganun kabihasa talaga doon. Yung mga animals, hindi pa ako ganun kabihasa. Dyan pa lang ako bihasa. Charot lang. Para sa mga baguhan naman, kaya nyo yan. Kasi ako hindi naman ako nag-start ng magaling syempre agad ang timano. Hindi naman. Okay, kumakapa-kapa din naman nung umpisa. Kaya kung kaya ko, kaya nyo rin yan. Huwag kayong mag-alala. Darating din kayo dyan. O, diba? Tignan nyo. Lalagyan nyo rin ng ganyan para kunyari may konting ugat-ugat ba. Diba gano'n naman tsura talaga na may konting ugat-ugat. Ano ba yan? Tahaling tapat. Diyos ko po. Ewan ko ba, ba't nyo ba nire-request kasi na pati yung paggawa niyan dapat kasama sa video. O sige, uumpisahan na natin ang chika. Kahapon, lumabas ako. Kasama ko yung anak ko kahapon eh. Pina-assess ko sa school. Kasi nga matatapos na yung school. Alam nyo, ang sarap lumabas pala talaga. Kasi nakakasagap ka ng mga chika. Eh, ito naman, hindi ko talaga ito sinasadya, ha. Talagang nagkakataon na nasasaksihan ko kasi. Kaya wala tayong kasalanan doon. Hindi tayo talaga chismosa. Hindi natin kasalanan na masaksihan ang mga pangyayari sa mga buhay ng ibang tao. Tsaka may lesson naman to sa huli, 'di ba? Oh, ito usapang utang to eh, itong nasaksihan ko eh. Sinisingil niya yung babae, galit na galit yung isa. As in galit, kala kang magsasabunutan eh. Tapos galit siya, sabi niyang babae, ang tagal-tagal na ng utang mo, hindi mo pa binabayaran. Sabi mo, pangako ka ng pangako, hanggang ngayon wala pa. Nakakahiya talaga kasi ang daming tao eh. Doon sa may maraming tindahan yun eh. Tapos ayun, nakakagulat. Tapos yung isang may utang, nagalit. Siya pa galit, nagalit siya. Sabi niya, bakit sabi niya, sinabi ko naman sa'yo, gantong araw, ganyan. Tapos ngayon, nakita mo lang ako, sinisingil mo ako, sinagsabi na ako sa'yo ng gantong araw. Sabi naman nung naniningil, aba, sabi niya, puro ka na lang ganyang araw, nagsasabi ka ng ganyang araw, ilang beses ka nang nangako, hindi ka naman nagbabayad. Tapos nag-iiba na naman yung date kapag dumating na yung sinabi mong date, ganyan. Gaaway sila, kala ko talaga, kasi galit na galit yung babae. Siguro, kasi ang tagal-tagal na daw ng utang, hindi pa niya binabayaran. Umalis na nga ako eh, kasi syempre, kasama ko yung anak ko, may nag-aaway. Kaya umalis na rin ako, kahit na nag-aaway na sila. Diyos ko guys, nakakaano lang na usapang utang, no? Kapag ang tao, ang gagaling nga naman yung iba ng utang. Ganto kasi sila eh. Kapag uutang sila, lahat ng pangako, lahat ng pagmamakaawa, sinasabi nila na kesyo ganito, kailangan lang, ibabalik ko din ng ganito. Pero pagdating ng ganong araw, dun sa pinangako nila, hindi kasi sila tumutupad, dun sila nasisira. At saka after nilang mapakinabangan ng pera, hindi na, wala na sa kanila, parang alam mo yung, wala silang balak magbayad, inaano-ano na lang nila yung pinagkakautangan nila. Diba? Sabi ko nga, pag nakakakita talaga ako ng mga ganyan or nakakakwento ang kawawad sa utang, yun ang sinasabi ko talaga na dapat kapag yung napakinabangan mo yung inutang mo
after mong mapakinabangan, dapat yung responsibilidad mo bilang nangutang, dapat alam mo yung pagbabayad, 'di ba? Hindi naman yun pinulot nung nagpautang sa iyo, hindi lang pinaghirapan niya yun. At saka alam mo yung hindi mo ba ma-appreciate na nung nangailangan ka, nung lumapit ka sa kanya, pinautang ka niya, 'di ba? Para lang ma-solve mo yung kung anumang problemang sinasabi mo sa kanya, 'di ba? Kaya dun sa mga nangungutang, please lang, Diyos ko, huwag nyo namang gawing taon. Nakakahiya. Tsaka, ang hirap kayang matulog ng may utang. Diyos ko, ang hirap sa pakiramdam, parang ang bigat sa pakiramdam na matutulog ka, isipin mo may utang ka. Diba? Tsaka mahirap yon yung sisingiling ka, aawayin ka na ng pinagkakautangan mo. Ang hirap din ang ganun. Nakakahiya, diba? Nakakasira sa pagkatao mo. Kaya sana yung mga nangungutang, yung responsibilidad nyo bilang nangutang, alam nyo yung pagbabayad kung kailan at saka yung pinangako nyo. Tsaka wag puro pangako. Diyos ko po, ano ba yan? Pero meron pa rin naman talagang may nangungutang na magaling magbayad, maayos kausap at nagbabayad naman talaga. Yun naman talaga ang tamang gawin, diba? Oo, huwag tayong puro pangako sa mga pinagkakautangan natin kasi hindi naman nila yan pinupulot at saka ma-appreciate dapat natin na natulungan nila tayo ng mga panahon na gipit ka at kailangan na kailangan mo, diba? Tsaka huwag mga away, yung ikaw na nga, nangutang ka na, pinagbigyan ka ng pautangin, pag siningil ka, ikaw pa ang galit, diba? Ikaw din naman na nagpautang, wag ding mainit ang ulo. Siguro, pakinggan mo din kung ano yung sitwasyon ng tao. Baka walang-wala lang din talaga siya, diba? Nasa pag-uusap naman yan, mag-usap lang ng maayos, yung ganon. Lagi lang naman dapat maayos, dinadaan sa maayos na usapan. Wag sa init ng ulo. Kagaya niyan, ang laki ng ulo. Ayan, tapos na nga. diba? Ang ganda. Pang bridal shower yan. Bonggang-bongga. Dinala pa yan sa Tagaytay. Diba, bongga. Ang ganda. Thank you so much sa aking client na napakabait na umorder nito. Thank you, ma'am. Thank you sa inyong lahat.